Ngayong araw guys, minahuli nga palang isdang kulapo dito yung tatay ko kaya naisipan na lang namin lutuin agad. Sweet and sour nga pala guys ang luto namin dyan kaya pinudrip na kaagad namin. What's up sa inyo guys? Ngayong araw samahan nyo naman kami sa ating adventure. Tinanghali na naman nga pala kaming umagang gumising. Ano daw? Ang gulo na na. Basta guys, tanghali kami gumising ngayon ni Dugong kasi napuyat kami kagabi. At dahil guys nung patanghalina ay naisipan namin na wala kaming pangulam, eh agad kami nagkayayaan para manghuli. Dito nga guys sa part na to ay nanghuli muna kami ng hipon. Ayan, pinasima ko lang kay Dugong dito yung mga hipon dito sa libuo. Ang hinuhuli nga pala guys namin dito yung hipon ay yung hipong uluhan, yung medyo malaki yung ulo niya tapos maliit yung katawan. Sabi ko nga guys sa inyo nung nakaraang video, ito ang ginagamit naming alternatibong pamain pag wala kami nung hipong pasaw. Ganito guys yung itsura niya, minsan nakakahuli kami ng malalaki niyan pero ganito lang ang kadalasang kanyang kasukat ng laki. Goods na goods yan guys para ipahain natin dito sa ating gagawing pangangawil. At dahil nga guys medyo maliit dito yung mga hipong uluhan ay pinagdalwa namin yan bago namin ilagay dun sa kawil. Dito nga lang pala guys muna kami mga angawil ngayong araw sa ating floating house. Magbabaka sakali kami may mahuli dito kaya nagagis na agad kami ng pangawil. Sakto rin naman kasi guys na medyo malabo-labo dito yung tubig at hindi makikita ng mga isda yung nailo natin. Kaya sigurado baka may mahuli tayo dito. Kaya nga guys iniwanan muna namin Dugong niya yung pangawil at umupo muna kami dito sa may bubong kasi napakainit ngayong araw dito sa lugar namin. Nakakapagtaka nga lang at walang ulan dito, kaninang umaga lang meron pero medyo uminit rin ngayon. Tapos maya maya lang guys, after ilang minuto hinigit ko yung pangawil namin, kala ko may nahuli na, yung pala nawala ng pain. At dahil nga guys medyo pangit yung pamain namin ngayong araw, wala kaming nahuli, saksama ang palad. Tapos maya maya lang biglang dumating dito yung tatay ko galing sa paglalambat at pangawil, sabi niya meron daw siya mga nahuling isda. Kaya nga guys, dali-dali kami lumapit sa kanya para i-check yung mga nahuli niya. Tapos ito na nga pala guys yung mga nahuli niya. May mga nahuli din siyang kulapo tapos mga isdang banak. Kaya sabi ko sa tatay ko, akin na lang yung mga isdang kulapo. Lulutuin namin ni Dugong para ulamin niya yung pananghalian. Balak rin kasi namin guys kasi magtambak ng lupa dito sa aming palaisdaan para pag dumating yung malalaking tubig ay matibay na ito. Tapos lulutuin lang namin tong mga isda at itong gagawin namin ni Dugong pang ulam pananghalian. At dito nga guys sa part na to, ayan tuwan-tuwa na naman si Dugong, sumisinyas na naman siya daw ng kain. Kaya nga guys after namin magpala dyan ng lupa ay pinalinisan ko na rin kaagad yung mga isdang kulapo natin dito kay Dugong. Ang luto nga pala natin dito guys ngayong araw ay sweet and sour. Siyempre guys pinrito muna namin dito yung mga isdang kulapo. Kung makikita nyo naman guys yung ginagamit namin pang gatong ni Dugong ay talaga namang daig pa ang gasol. At sa sobrang lakas nga guys ng apoy muntikan ang masunog kaya binaliktad ko agad dito yung ating piniprito. Kitang kita nyo naman guys na luto na itong kabila ng ating isda. Pagkaluto nga lang guys ng tatlong isda natin ay nagisa na rin agad ako dito ng sibuyas at bawang. Hindi ko na nga pala guys sinugasan dyan yung kawali para matira din yung mga lasa ng isda. Siyempre pagkagisa ko ng sibuyas at bawang sinunod ko na rin itong ating ketchup. Ito kasi guys magpapasarap talaga doon sa ating lulutuin. After nga lang guys uminit na itong ating ketchup, inilagay ko na rin dito yung pinrito nating isdang kulapo o lapu-lapo guys. Tapos sinabuyan-sabuyan ko lang dito sa ibabaw nitong ating sauce na napakasarap. At habang hinihintay namin guys maluto yung amin niluluto dito, ayan nagdadasal pa dito si Dugong. Kala mo naman siya parang isang monghe. Balak sana daw gayahin ni Dugong yung palintechnik sa kumpu hassle, kaso lang daw baka hindi gumana. Pero hindi nyo pa rin mapapawi kay Dugong yung mga ngiti niya sa labi kasi kitang-kita nyo naman na happy-happy siya dito habang nagluluto ako. Naaamoy na daw niya kasi niluluto namin. At ayun na nga guys, pinlating lang namin itong pangmalakasang bahaw namin. Tapos ito na nga pala guys yung naluto namin. Nilagyan na rin namin yan ng ceiling green para umamoy yung bango. Grabe, nakakatakam naman itong niluto namin. Hayaan nyo na guys, ganito kasi ang style ng sweet and sour dito sa amin. Huwag nyo nang pulaan. Basta pagluto namin ni Dugong, masarap yan at mapapakain kayo lalo na pag ganito yung kakainan yung tanawin. Kaya ayun guys, dali-dali namin nilatag yung pagkain namin dito sa dahon ng sagin at dumampot na nga dito agad si Dugong ng isa. Sabi sa akin ni Dugong, siya na daw mag-pepper's bite at tinikman na nga niya kaagad dito. Kinurit nga lang muna niya yung laman ng isda sabay subo. Grabe, perfect daw guys yung lasa. Siyempre guys, ako naman dito ang sumunod. Kumuha lang ako dito ng maraming laman ng ating lapu-lapo. At eto na nga guys, sabay sinubo ko. Grabe, medyo manamis-namis yung luto namin ngayong araw. Napakasarap naman itong niluto namin at papapapudrip talaga kayo. At dito nga guys, halos papakin na lang ni Dugong yung isda dito sa sobrang sarap daw. Ayan, ginabngab na nga ni Dugong yan sa part na yan, oh. Naaalala ko lang tuloy nung hindi pa kami nagbablog ni Dugong, talagang hindi halos namin iniulam yung mga isdang lapu-lapo na yan kasi sobrang mahal niyan. Sa halip guys na ulamin namin yan, ibinebenta namin ni Dugong kasi mahal talaga ang kilo niyan para magkapera kami. Pero thank you kay Lord, kahit papaano eh, hindi na rin namin yung binebenta at kami na rin ang kumakain kahit kami ay nakakahuli.
Tapos guys, may isi-share nga pala ako sa inyo. Dati nakakita kami dito ni Dugong ng isang malaking kulapo, kaso putol na yung katawan niya. Malaki guys yung kulapo, halos 2 kilohin siya, kaso putol na siya. May pumapasok kasi guys malalaking isda dito sa ilog namin, galing doon sa labas at doon sa dagat. At ayun na nga guys, balik tayo dito sa vlog namin. At kung makikita nyo, tapos na akong kumain, pero sinasaid pa rin ni Dugong yung aming mga natira. Tapos guys, ituturo ko nga pala kayo dito sa maliit namin pala isdaan. May alaga nga pala kami dito ng isang baboy. Ang pangalan nga pala guys ng baboy na yan ay si Peppa Pig. Dahil nga guys, nagugutom na siya at tinakausap niya ako, binigyan ko muna siya dito ng pagkain. Tapos sunod ko naman guys, pinuntahan itong ginawa naming kulungan ng pato. Kung makikita nyo guys, ang ganda namin gumawa. Pinalibutan na rin namin yan ng mga lambat para hindi makalabas yung mga pato namin. Tapos ayan, kita nyo yung mga pato natin, may mini swimming pool pa nga sila dyan sa loob. At syempre guys, dahil nahihirapan sila maglakad, ginawa na rin namin sila ng mini escalator. Ayan, papunta doon sa kanilang mga bahay. Grabe, si Dugong ang nakaisip niyan, lagyan namin ng ganyan. At ayun, maya maya lang after namin kumain at ma-check lahat kung okay na, ayan, nagbiyaya na rin si Dugong pa uwi. Tawa na naman siya ng tawa dito. May mga bata rin nga pala na taga rito sa amin na dumayo doon sa aming floating house. Sabi ko pwede silang magligo pero wag nilang sisirain. Kaya yun guys, kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood guys.